off palang araw, guys. Meron tayong ano natin yung mga bold guys. Ano dyan yung uri ngayon? Oh, masasigit. Buhay kayong lahat guys. So, bye-bye and God bless. See you. Bago tayo mag-start, make a shout-out muna tayo. So, shout-out kay Mr. Ramil TV ng Las Piñas, Manila. So, God bless you, Brad. So, tara, let's start. Let's do it. Come on! Okay, magpalang araw guys. Meron tayong unit na Innova. So, samahan nyo ako mag-change oil tayo ng change fluid pala. I mean, ng automatic transmission fluid ng Toyota Innova 2019 model, okay? So, ang gawin natin, simple lang, mabilis ang kwentuhan, guys. Magtanggal tayo ng tatawag na crankcase. Crankcase ng kanyang transmission automatic, okay? So, tara, okay. So, ang gawin natin, magtanggal natin ang battery. Negative, una mong gagawin. Pagkatapos magtanggal, so, mag-drain ka na ng oil. Okay? So, tara, let's go. Okay, so, nandito na sila, alin, guys. Yan, na-drain na yan. So, ito na yung oil niya, yung fluid niya. Mga ano? So, ito ba yung fluid? Okay. So, pagkatapos, mabaklas tayo nun. Balik tayo guys pag nabaklas na. Shoutout sa'yo, Brad! Shoutout sa... Parang malungkot lang ha. Parang iniwan ng ano ha, GF ha. Si Brad Ping. Ay! Shoutout! Shoutout, Brad! Mga nanonood ngayon! Oh, nanonood doon, no? So, yan ang gagawin natin ngayon guys. So, okay! Tara! Let's do it! Okay, so tanggalin natin yung mga bolt guys. Ayan. Ang gagawin natin, tatanggalin na natin yung buong mechanism niya. Parang may holder pa. Ito. Tanggalin pa to para ano? Ay, hindi naman sabit, no? Wala, marang wala man. Ah, sige. So, ayan lang. Pagkatapos matanggal, makikita natin yung loob niya guys. Okay. Ayun. Ayun, okay. Brad, ano ba, pang sahod Brad kay mutulo ni. Especially ang air filter, sa Brad ah. Nakahanap pa sumunod. Oh, Brad, pang sahod Brad. Okay, tatanggalin na natin. So, tandaan na kayo magligot eh, yung rubber matigura. Okay. Yan. Sige na pag Brad. Yabulit so. Yung dumi oh. Kita nyo yung dumi guys. Okay, so yan na yung tsura nya. Sobrang dumi. Yung mga magnet. Okay. Yun. So tanggalan natin. Nilinisan na natin yan. Labas na to. So tanggalin natin yung ano, yung fluid filter. Yan. Sa kanina? Oh yan. Tanggalin natin yan. Okay, review natin guys, habang hindi pa natatanggal yung filter. So, ito yung mechanism niya. Ayan. Ito yung mga shut-off valve, mga solenoid. Ayan, automatic yan. Controlled by, ano yan, controlled by ECM ng transmission automatic. Okay? So, once na may problema dun sa, ano, sa transmission, mangyayari dyan, ito naman, mag-indicate yan doon sa dash na may problema yung isa sa solenoid. O kasi hindi yung mag-function, magkakaroon ng ganyan, short circuit. So, malalaman nyo doon na automatic na pag-check engine yan, makikita nyo yan doon sa may sa powertrain mechanism niya. Ano siya lalabas pag mag-scan kayo. Si Brad Ping at si Brad Payat ang ating mga mechanic. Hindi ako kung automatic mo. So, yung lips niyan, lilinisan po, nasa na yung lips. Tapos, putangar siya kasi ito. Para malupit ang pira. So, pupuntanggal natin yung bolt, saka baba na natin yung filter, guys. Ang ating virador. Brad, tanong sa... Ay. Wah, pogi oh. Wah, yan ang mga tira eh. Shout out sa inyo, guys. So, ganyan lang ang pagtira, guys. Simple lang. So, lalayan mo lang yung filter para hindi mahulog. Habang nagluluwag ka ng ibang mekanisyo. Napad yan? Na, sige. Brutin mo lang kayo. Naka-uring yan. Kaya medyo masabit siya kasi may uring yung banda ngayon. Kaya nandiyan yung uri ngayon. Oh! Pagsahod! Job! Iligo ka, di ba? So, ayan. Okay, so, ayan na. Ang gagawin ngayon, guys, lilinisan lang yung ano na yan, filter. Ibabalik lang natin, tapos lilinisan lang siya. Pati yung kanyang crankcase. So, okay na yan. Sige. So, ayan na yung, ano, guys, buong sistema.
kanyang transmission. Sa mga gusto makakita ng transmission ng Innova, so ayan na po yung transmission niya guys. Dito yung tangubot ang gasket ulo? Dyan na lang. Okay, so sige. Inisa muna natin guys. Okay, so ito ngayon yung magnet guys. Pag nagtanggal na kayo ng crankcase, yung magnet na yan, ang purpose niyan para i-magnetize yung lahat ng mga bakal na galing sa transmission. So kaya pag may nakita kayo ito, huwag kayong matakot o kabahan, ibig sabihin normal lang yan. So ang gagawin nyo, pag natapos malinis yan, so tanggalin mo na siya. Pagtapos siyang malinis, tanggalin mo talaga itong ano, yan o, kasi yung mga alibaba niya, yan o, marami. Malinis, pagkatapos malinis na yan siya, saka siya ibalik. Okay, ang oil filter, ang fluid filter niya, madumi din. Okay, so kailangan linisan para maganda yung takbo ng ano. Pero kung maaari, mas maganda palitan to eh. Kaso ano eh, lilinisan na natin, pwede pa naman siya magamit. Hanginan lang to Brad, hanginan para pwede pang ibalik. Hindi ang putya po no? Oo, hindi rin siya po, ano to? Strainer talaga na ano, tela na ano, parang may pagka-fiber ba? So okay. Yan ang mga basic pointers guys pag maglilinis na kayo ng ano. Ayan, pati yung dito linisan. Ito ipadaan lang sa brush. Doon oh, para pogi. Kasing pogi mo. Ito Brad. Brad pa yato. Okay. Sige. Okay, so yan na, malinis na. Nakabit na ni Sir yung ano. Gasket. Tsaka yung oil filter. Malinis na rin. Okay na rin. So, ibabalik lang din natin 'to. Hindi natin magpapalit ng bagong ano. Yan. Okay. Yan po yung sa automatic transmission ng Innova. So, lagyan natin 'tong ngayon kaysa ng gasket oil. Sure ball. So, ay pantay lang nito 'to para hindi pitcha bawag din siya leaking. So, lagyan na natin ng gasket oil, guys. Ang matagalan na 'to. Okay. Hanggang doon yan. So ito lang nalagyan natin ng gasket oil tapos hindi natin maglalagay ito pa sa ano, sa kapila. Diretso na yan, taplak. Merong uring yan din Brad, nahulog. Kunin mo, sa ilalim ng butas. May uring yan dyan. Yan na. So pagkatapos natin maglagay, diretso na natin ito ilagay. So ito, yung oil filter niya, tandaan nyo merong uring yan dito. So kailangan na maibalik nyo yung uring dyan bago nyo isalpak ito papabalik doon sa transmission. Okay, so ito yung uring niya guys, oh. So ilalagay niyo yan dyan. Kasi para ano, hindi siya mag-vacuum o hindi siya mag-leak. Okay, so pagkatapos, kabit na natin dyan sa loob. Okay, so lapit na matapos. So ikabit na natin to guys, itong ano, sa ilalim, tara. Okay, dito sa ilalim. Kabit na natin yung ano, yung kanyang fluid filter. Ayan. Okay, sige Brad. Yun. Ganyan na kasimple, magtira. Okay, ang pagbumitik, okay. Sige, hindi mo pa. Okay, pwede na yan. Okay, kita ko muna, hindi na mahulog yan dahil merong ano yan, merong uring. Sige, so lagyan mo na ng bolt. Yan, lagay tayo ng tatlong bolt. Yes. Ayun. Kung paglalagay kayo ng bolt, kailangan na salpak talaga ito dun. Tapos may o-ring dito sa may pinaka ano niya, lapi nung ano, butas ng kanyang oil filter. Kasi pag wala yun, yung pressure na hihigupin ni bomba mula dito, sisingaw to dito, walang pressure, mahugulat ka, walang hatak yung transmission kasi yung o-ring nakalimutan mo ikabit. So basic pointers yan guys, tandaan nyo yung o-ring na nilagay natin kanina. Okay, baka malagay nyo ito, magulat kayo, hindi na siya tumakbo. Okay, so pagkatapos ng hispitan yan, ikakabit natin yung takip. So okay na guys, impit na. So magkakapit na tayo ng takip ng transmission, crankcase. Okay, so tapos na punas, okay na. So kapit na natin yung crankcase. Okay. Mga bolt pre. Okay. Tapat lang, good. Yan. So ganun na kasimple. So ayan na yung mga basic pointers guys, paano tirahin yung transmission ng replace ka ng ATF fluid. After natin maglagay ng tawag niyan, ng crankcase.
gagawin natin, maglalagay tayo ng fluid. Okay, so almost mga ano to eh, sa mga 4 something na liters. So sige, lagay na tayo guys, makakapit na nila to. Okay, so we are almost done guys. Ang gagawin naman natin na setup is maglalagay naman tayo ng fluid. So magsiset up tayo ng lagayan ng fluid, which is yung main hose. Okay, so tara, let's go. Gawin natin, magtatanggal tayo ng ano niya, drain plug, ayan o, yun. So pag malambot na yan guys, makaliwa mo lang yan, gamit ka ng tools. Okay, ayan o, tanggal na yan. Ayun, yeah. Oh, yun ang titry ngayon. So ayun na, tanggal na yung ano niya, drain plug. Finisim. Okay, so meron siyang o-ring. Ayan o, o-ring. So set up tayo ng ano, hose papunta dito. Ayan o, so meron ng hose na nakaset up. So tutuhog na lang yan guys. Ayan. Ayun. Pagkatapos niyan, sa taas tayo. So dito na sa taas guys. So ayan, nag-set up tayo ng hose na mahaba para dito tayo maglalagay ng fluid. Okay, so gagawa lang tayo ng maliit na takip para ano niya, para pinakaibudo. Mag-set up mo tayo guys. Balik tayo pagkatapos to. Set up muna ako. Okay, so gumawa muna kami ng imbudo guys na temporary ni. Tapos takip ito ng 1 liter. Tapos kakatingin lang yung kalahati nun. Tapos dito din maglalagay. Okay, so gasket all yan. At patitigasin muna namin kadali para okay. So ito na yung gagawin natin. Yung takip lang doon, nakaset up na. Tapos paputuloy na lang yan. Okay, so balik tayo guys. So maglalagay tayo ng fluid. Naka-set up na tayo guys. Ang gawin natin, maglalagay na tayo ng ATF. So yung fluid na lalagay natin, Sul na brand. Ayan, Repsul yung brand guys. So lagay tayo automatic at apat agad. Okay. Tapos ang mangyari dyan, may naka-set up dyan doon, pupunta sa transmission. So check natin yung mechanism sa lalim. Tara, baba tayo guys. Tingnan natin yung sistema kung saan papunta yung hose na yan. Yun. So dito, yan. Ngayon pag umapaw na yan, pag lumabas na yung fluid, yung sabihin level na yun. So tama na. Okay, so lalagay tayo agad ng automatic ng ano, 4 na litro. So balik tayo sa taas. Tara, yun. Na, isa pa lang. Okay, tanggal tayo na isa. Isa pa. Automatic, 4 na ilagay agad. Yan. Okay, so tatlo. So nag-washing na tayo ito, nilinis natin ang bidyuan para malinis talaga yung transmission niya. Yan, pangatlo na yan. May apaw. Sige lang, kunti lang naman. Okay lang yan. Ayun. So tatlo na. Pang-apat, pwede na natin. Pag pang-apat, Brad. Okay, so check natin sa lalim case. Kung halimbawa, puro na ba yung level. Tara. Tignan natin yung lalim. Ayun. So, abangan natin dito guys. Kung mag-level na, saka na yan natin tatakpan. Ayan, abang tayo guys. Yung mapuno na yan. Okay lang yan, Brad. Wala pa sa kalahati. Sige. So antayin niyo na mag ano yan, maglabas yung fluid. Wala. Ha? Kalahati na. Sige lang, dadalhin mo pa. Sige pa. Oh, sige, doon ka guys ha. Oh, dadaga pa kay hindi pa lumalabas. Wala pa nag-awat 'to eh. Okay, so pang-anim na yan. Sige, lagay lang. Ito ang level natin. Tanto para sa. Ito na 'yung perfect. Okay. So okay na guys. So okay, so sa setup tayo guys, dun test taas. Okay, so higpit na tayo ng mechanism. Yan. Pagkatapos niyan, higpit, maglock na yan. So higpit na yan. Ang tagawin natin, papandarin na natin yung engine na konti. So setup na. Oo, tama lang. So sige, pandarin mo na yung makina guys. And then basic pointers pala guys, nakalimutan kong sabihin sa inyo na ang laman ng transmission ng Innova 2019 model is 8.5 liters po. Yun po yung dapat mong i-refill doon sa loob mismo ng kanyang
transmission. Okay, so maglalagay lang tayo ng kalagdaga na 1/4. Yan. Diba? Munti na lang. Okay. Okay na yan. So, okay na guys. Gawin natin, papandalin natin yung makina. Pagkatapos, set up natin, lagyan natin ng transmission fluid, yung kanyang drive. Yung first, second, third, yung kanyang ball body. Kaya kailangan din mapanda. Okay? Pandalin mo natin guys. Pagkatapos, ma-set up na yung lahat ng mechanism. Yan. So, kapit na natin yung battery. Tapos, pa-start na natin yung makina guys. Okay, then start na natin yung engine guys, tara. Pag mag-start na yung makina, wala lang ano sa ilalim. Brad, check mo sa ilalim, Brad. Wala lang mga ano dyan. Sa, dyan mga host, Brad, tanggal na. So bago kayo mag-start ng makina, kailangan naka-check. Okay na, Brad? Okay. So start. Okay, so start na siya. Aircon tayo kasi napakainit. Yun. So, pag nag-start yung makina, ang gagawin nyo, kailangan nyo munang lagyan ng laman ng fluid yung reverse. Ayan. Tapos, neutral. And then, yung D. Tapos, yung S. Tapos, engage ka. Engage, 6 gear yan, oh. Ayan, lumalabas 6 gear, oh. Down, fourth, tercera, segunda, primera. Tapos balik ka uli. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Tapos mag-drive ka. Tapos mag-neutral. And then reverse. And then park. So ibig sabihin, gumagana na siya. Ibig sabihin, may laman ng fluid yung buong mechanism niya. So reverse ka uli. Tapos neutral. Tapos drive. And then S, down ka, second, first, then segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, and then drive, neutral, reverse, and then park. So ibig sabihin mayroon ng persa yung loob, ibig sabihin may laman na yung natin, buong mechanism. So yun lang guys, maraming salamat. So yun lang yung mga small tips, tsaka pointers, tsaka basic pointers para matutunan natin yung buong mechanism ng So, shout out sa ating lahat. So, sa ating mga mekaniko. Ayan. Si Brad Ping at si Brad Payat. So, shout out sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo. Sa ating katuwang ng Carspring TV. So, maraming salamat. God bless sa ating mga banggita mekaniko, sa mga baguhang mekaniko, sa mga unit owner, sa mga followers, subscriber, at sa lahat ng mga alagad ng Panginoon. So, mabuhay kayong lahat guys. So, bye-bye and God bless. See you. Da 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 da